Morning, good afternoon mga kachikadora. Welcome back to our channel. Or today is April 9th. Sorry. Okay. Today is April 9th. It's Monday. Huwebes Santo. Kamusta kayo mga kachikadora? It's me again. So today, ang pag-uusapan natin is about how to save money. Okay? How to earn money. How to invest. Basically, so lahat tayo, so karamihan sa inyo guys, mga biktima ng harassment ng online dating app. So I understand na marami tayong pinagdadaanan when it comes to financial things, diba? So, diba, lahat naman tayo ngayon nasa crisis kung saan wala tayong mga work. May mga no work, no pay kagaya ko. Pero diba, nakaka-ahon pa rin naman tayo araw-araw. So, despite of struggles in financial needs, or despite of financial struggles, we need to invest. First, we need to start from ourselves. It should start on ourselves. So, we need to have a goal talaga, or ano yung pinaka-goal mo sa buhay, to become more successful in terms of financial, right? So lahat naman tayo gusto natin is maging mapaganda yung buhay natin, yung future natin, di ba? Marami sa atin is walang mga ipon. Diba? Walang mga ipon, walang mga investment. Nabigla tayo sa nangyari. Nagkaroon tayo ng crisis na ganito. COVID-19. So, most of us hindi handa. Hindi tayo prepare na ganito yung mangyayari. So, ibig sabihin wala tayong emergency funds or any kind of savings, right? So, napupunta lahat sa mga bills, sa mga utang natin, lalo na sa mga online lending app. But, that's not the end of the world. Ika nga. So, lahat tayo may pag-asa. May chance na magbago. May chance na itama lahat ng mga pagkakamaling nagawa natin. It's gonna be a learning and lesson for us, I believe, na mag-ipon at mag-investment for times like this. Not just times like this, but prepare ourselves to, you know, to face the future. Lahat naman tayo pinapangarap siguro na mag-retire ng maaga, di ba? Hindi lang puro work ang ginagawa natin. Masarap din naman na mag-travel. So, ayun, sana makapag-invest tayo ng mas maaga. The earlier we invest, the earlier we are going to retire, di ba? So, ang sarap siguro nung ganun, yung nagta-travel ka na lang. Tapos, pinapanood mo na lang yung pera mo na nag-grow. So today I'm going to give you some like a highlight, or let's say I'd like to share something na I know na makakabuti sa inyo, lalong-lalo na sa mga biktima ngayon ng online lending app na hindi alam kung saan kukuha ng pera, or
hindi alam kung ano yung first step na gagawin para ma para maiwasan na yung ano, mga utang, 'di ba? So I will show you something. So this is a an investment na ginawa ko din 2 years ago. Matagal-tagal na rin niya ako nag-invest. Actually, last year ko lang naisipan na pondohan itong account ko. Kasi nga, I was struggling din kagaya ninyo. I was depressed dahil yan sa online lending app. Pero, hindi naman yun yung katapusan ng mundo ko. So, naisip ko, ponduhan yung account ko sa Call Financial. So, ang ginawa ko, bumili ako ng stocks. Tapos, hanggang ngayon, buhay pa rin naman yung profile ko. So, sana ganun ang gawin din ninyo para makapag-start na kayo. Diba? Makabangon tayo sa mga pagkakautang natin sa online lending app. So, I will show you something here. So, okay. So guys, this is my call account. Mag-ano muna tayo. Mag-login lang ako. Saglit. Okay. Tignan natin. Kasi alam naman natin ngayon na bagsak yung stock market. So I think this is the best time for you guys to invest. Or bumili ng shares sa mga malalaking company. Stocks. Kasi mababa yung presyo. So I think this would be the best time for you guys to ano mag-invest. So ito yung homepage ng aking Call Financial. As you can see, may mga mga tabs dito. Makikita nyo yung mga active na ano din company na nagte-trade sa stock market. I'd like to show you my profile. So let's go to trade. And then, click on portfolio. Alright, tignan natin. Okay. So, ito yung portfolio ko. Kung saan makikita nyo yung list ng mga, ano, investment ko. Meron akong equities. Yun yung mga stock market, yung mga shares. Tapos, meron din akong mutual fund. So, ito pala guys yung Call Financial. It's a online stockbroker account. This is where you guys buy and sell stocks. Those are listed in Philippine Stock Exchange. Meron yan, may Jollibee, BDO, Ayala Land, Frutas, Pure Gold. Basta yung mga malalaking company, ABS-CBN, GMA, dito nyo nabibili yung mga stocks. Kailangan mo kasi ng broker bago ka makapag-trade sa stock market. Hindi basta-basta yung mag-trade ka lang, di ba? Kailangan mo mag-sign up muna sa mga stock brokers. Marami tayong stock brokers sa Pilipinas, kaso ito yung mga parang kilala yung Call Financial, meron ding BPI something, BPI trade something, o mga ganun. Depende kung saan nyo gusto. Medyo mabagal yung internet natin. Alam nyo naman, maraming gumagamit, diba? But, let me refresh. So, ito na nga. Okay. So, green siya ngayon ha, in fairness. So, ito guys, i-explain ko sa inyo kung anong nakikita nyo ngayon dito. So, ito yung equities. Ibig sabihin, ito yung mga stocks. Okay? Shares, stocks ng mga malaking company. So, ang nabili ko last year is the Frutas Holdings. Kilala naman yung Frutas, di ba sila yung mga... Kung napapansin niyo pag pumupunta kayo ng mga SM, yung mga malls, meron yung maliliit na stand, di ba? Na nagbibenta ng parang shake, fruit shake, mga ganun. Sila yung mga Frutas, may makikita ka naman ng Frutas. So, nabili ko siya noon ng 1.16 pesos per share. So, bumili ako ng 1,000 shares. So, nabili ko siya ng total ng 1... Magkano ba? 1, 2?
1299 something. So ngayon, ang running price niya ngayon as of April 9 is 1 pesos and 33 centavos. So kumikita tayo ngayon ng 136 pesos and 82 cents. So yan yung gain natin. So pag nagigreen yan, ibig sabihin nagigain tayo. Pero pag nagre-red yan, ibig sabihin negative yan, loss yan. Pero as of the moment, it's green, good thing. Medyo tumataas ngayon yung presyohan ng stocks. Tapos okay, let's see. Dito naman sa baba, mutual funds, I have Phil Equity Peso Bond, Sun Life Prosperity Bond, Sun Life Prosperity Money Market. So ayan, ito yung price kung ito yung mga price na nabili ko sa mga mutual funds na to. Ito yung mga price. Okay, pero ang mga presyo na nila ngayon is ito. Dito tayo mag-base sa column na to sa NAVPS. Okay. Hindi ko alam yan masyadong anong kasi complicated. Hindi ko alam ang meaning ng NAVPS. Basta yun na yan. Parang average price per share. Ganun. So, kumikita din tayo. Nakikita nyo naman dito, diba? Nag-green siya. So, ibig sabihin kumikita yung mga yan. So, ang total na gain natin, including the equities, yung frutas, is plus dito sa mutual funds is 164. Ito, 0.84. So, yan po yung portfolio ko. 3.87% ang gain ko. So, yun. Diyan mo nyo makikita yung mga ano yung investment nyo, guys. So, promise, guys, meron malaki ang kita sa stock market. Basta long-term lang. Long-term goal yung iisipin nyo. Yung profit nito malaki talaga makikita nyo. So, at the end of the year, siguro makikita nyo yung kung magkano yung dividends na ibibigay sa inyo ng company. So, depende yon. So, pwede nyo naman actually, guys, na pondo-pondohan every month, 1,000 every month, ilagay nyo yung pera nyo dito, mag-buy and, yeah, I mean, mag-bili-bili lang kayo ng mga shares dito hanggang sa lumaki ng lumaki yung ano nyo, yung shares nyo at saka yung gain ninyo. Ganun lang siya, kadali. And then, punta tayo ng quotes. Meron quotes dito, yung sa tab dito. Ibig sabihin niyo yung tab kung saan makikita niyo yung current price ng Jollibee, prutas, yung mga stock. So, ang stock code ng Jollibee is JFC. So, check natin, i-quote natin kung magkano siya ngayon. Oh, tumaas siya. 120 pesos siya. Kasi last time, nasa 102. 102 pesos per share. So, imagine tumaas siya, hinihintay ko siya actually na bumaba siya ng 50 pesos para bumili ako ng shares, pero pataas siya . So hindi ko alam kung kailan pa ulit ako magde-decide na bibili, siguro next pag nakita kong bumaba siya ng below 100, bibili na ako. So ayan, dito yung makikita yung stocks. Hindi ko muna mai-share sa inyo kung paano mag-buy and sell. Kasi it's closed. Yung market is closed. Kasi holiday. So, hindi natin maipapakita ngayon. Pero mayroon akong previous video dito sa channel na to na mag-guide sa inyo kung paano mag-buy and sell. Check nyo lang yung mga videos dito. So, yan. Makikita nyo yung prices. Check natin BDO. Yung BDO, yun kasi yung stock code niya, madali lang. 98 pesos and 50 centavos. Yung Ayala Land. ALI. Yung Ayala Land. Ayan. Nasa 32 pesos.
Tapos yung pure gold, P gold ang kanyang stock code. 41 pesos per share. So, saan nyo makikita yung stock code dito? Click nyo lang tong list stock symbols. Makikita nyo yung list ng mga stocks ng company yan, no? Andyan yung mga list niya. Alright, and let's check. So when you actually signed up for this, you will need to submit requirements actually. Pero check natin kung ano yung mga requirements na yun. Okay, dito. So, pumunta ako ng home, tapos click nyo lang yung FAQs doon. So, punta kayo sa account opening. Ayan, dito sa account opening, you can check who can open an account. It should actually be a Filipino citizen, guys. So, ayan o, kita nyo. Pwede kayong pumunta sa website nila, callfinancial.com. Tapos check nyo lang FAQs. Okay, yun know, dali lang. So, meron silang 3 types of account. So, starter, plus, at saka premium. Sa akin kasi yung starter lang. So, ibig sabihin, makakapag-invest ka ng minimum of 1,000. Entry level kasi to. Pero, suitable pa rin naman siya as long-term investing. Okay, kaso mga basic reports lang yung pwede nyo i-provide sa inyo. Tapos yung plus naman, minimum investment is 25,000. Ito yung mga active traders na tinatawag, yung mga day traders, yung mga araw-araw is nagte-trade, ganyan. Ito yung sa kanila. Yan para sa'yo. Diba? So pag premium naman, 1 million, ito yung alam mo na mayayaman, investors. Ayan. So may mga access sa lahat ng features. At personal relationship manager dedicated to you. Parang ganon. Sila yung mga nagma-manage ng iyong profile. Nagbibigay ng advice kung bibili ka na ba or hindi. Mga ganon. So, pwede nyo check dyan guys yung comparison. So, websites. All you have to do is you guys need to go to call Financial Business Center. Meron tayo dyan sa Ortigas, sa Philippine Stock Exchange mismo. So, pumunta lang kayo ng dito ako actually nag-process sa ito yung address. So, it's Tower Philippine Stock Exchange. Yan, dyan ako pumunta. Tapos, nag-fill up ako ng form. Yan. Tapos, nag-submit din ako ng one copy of my passport. Yan. Pina-photocopy ko. And then, naka-ready na kasi yung pera ko noon. So, nagbigay na rin ako ng 5,000 noon. Para ma-fund nila yung account ko. Yun, ganun lang siya. Kadali. Tapos, hintayin mo na yung process. Parang 1 week yata yung hihintayin mo. Bago ka magkaroon ng account, isi-send sa'yo sa email. So, ganun lang siya kadali, guys. So, ayun lang. Yun lang yung may share ko sa inyo ngayon. Hindi tayo makakapag-buy and sell kasi close yung market. Pero my point is, habang mas maaga, despite of financial struggle, we need to start saving, you know, investing money. This is, kung may mga anak kayo, syempre iisipin nyo yung kapakanan ng mga anak nyo, diba? Diba yung future nila, yung education nila. So, kung alam yung sarili nyo, wala kayong pagkukunan nun, well, this is the best time for you to start investing for their future. Diba? So, mag-ipon tayo ng at least 1,000 a month. Diba? Kung kaya ng 5,000 a month, i-invest natin, ibili natin ng stocks yan para sa long-term investing. Diba? So, instead of us
ano, apply ng mga loan sa mga online lending app na wala namang katuturon, wala namang pupunta, ang laki-laki ng interest. I-invest na lang natin. Guys, 'di ba? Mas malaki pa yung profit na makukuha nyo. So, I hope guys na this is gonna be a video that can help you start investing as early as now, habang mababa pa yung presyuhan ng mga stocks gaya ng Jollibee, mga Meralco, ganyan-ganyan. This is the best time for you to start investing na. Imagine kung matatapos na yung crisis na to. Imagine tataas at tataas yung presyohan ng ano ng mga stocks, promise. Tataas yan. Tapos ngayon, kunwari bumili ka ngayon ng stocks or shares sa Jollibee. Imagine kung gano'n nakalaki yung profit niyo in 1 year or in 2 years. Promise lalaki yan kasi umaabot yan si Jollibee hanggang 300. Umabot na yan si Jollibee ng 300 last month before magka COVID-19. So, maswerte kayo. Maswerte tayo. Kaya ako guys, baka siguro by next week mag-invest ako. Minomonitor ko lang yung yung ano price ni Jollibee kasi gusto kong bilhin ulit si Jollibee. Okay, kasi dati bumili ako sa kanya, binenta ko. Kaya medyo ano ako, may konting regrets lang ako. Kasi noon nabili ko 200, tapos lumaki siya 300 pesos per share. So imagine kumita sana ako ng 100 pesos per share, diba? So, ngayon gusto ko ulit bumili next week siguro kung bababa siya ng 100 pesos, below 100 pesos, bibili ako. Papatusin ko na yan. So, yun guys. So, I hope guys this video will help you to start investing. At saka, huwag tayo masyadong magpadala sa mga sinasabi ng mga online lending app. So, let's just start investing and saving money, okay? So sa lahat ng mga bagong viewers natin, don't forget to subscribe to our channel. And sa mga existing subscriber ko naman, salamat guys sa mga suporta ninyo sa mga videos ko. So asahan nyo na i-share ko yung mga knowledge ko about investing and saving money para lahat tayo pare-parehong umunlad. And isa lang naman yung goal natin dito is to become financial successful. Ano daw? To become financial success. Yun ang gusto kong ibig sabihin. Okay, so see you on our next video guys. And thank you so much mga kachikadora. Bye for now.